What's up, Wasabicats? This is Drain and Team Basic Gunpla at ng Wasabicats para sa isang quick tip on how to remove or detach a part from the runner ng isang Gunpla or isang Gundam. Now, this part right here is the backpack of the Wing Gundam Zero. This is the old kit 92 Inverka. Paano ba tatanggalin to dito? No? Siyempre, dapat meron tayong tools. But siyempre, yung iba na nagsisimula pa lang sa hobby, they just cut it na hindi naglilihat, may naiiwang nubmarks. Nubmarks po is yung just like this one. Yan, yung parang dulo na yan, yung nubmarks yung sinasabi. Minsan naman, may stress marks o kaya may uka. O yung ibig sabihin ng uka, merong lumulubog dito. No? Pati yung part na hindi dapat kasama sa pagkat, sumasama. So this video is for those na nagsistart pa lang o para naman ma-share ko sa inyo on how I remove parts from the runner ng maayos at less stress marks, less nub marks, kasi it won't always be perfect. Talaga minsan medyo malutong yung kit, medyo tinatamad na tayo, nagmamadali. So kailangan nating liyahin din afterwards. So ano pa hintayin natin? And before we start, share ko lang sa inyo yung mga tools na ginagamit ko sa pag-build or pag-cut ng runners. O ng runners. Magkuha ng parts sa runners. Siyempre, kailangan natin ng side cutter, no? Ang side cutter kasi it comes in different varieties or brands. Merong mahal, pero maganda naman yung cut. Meron ding sakto lang na medyo you have to work then. You have to sand. You have to use a hobby knife para ma-flatten yung part. And then, meron naman yung sobrang mura niya. Nababali yung tip. Kasi nga, well, it's cheap. So, what do you expect? Pero, syempre, sabi naman nila, nasa gumagamit daw. But, quality is something that you would always take to into consideration pag bibili tayo ng tools. So, this one is a what we call the hobby cut knife. So, this is a due for release sometime in the future, no? Ngayon pa lang kasi tinetesting natin itong side cutter na to. We'll announce the release of this in the future. Then, kailangan din natin is itong sunshine or nail buffer. Napaka-importante nito sa akin or sa mga modelers din, no? Na panglinis nung part na pinaglihahan natin. Kasi kailangan natin ng liha dun sa part na pinagkunan. Minsan, magaspang. At ito naman yung gagamitin natin para magpino o para mawala yung micro scratches sa pagliha. And then, yung sandpaper itself, this grit is 600. Ayan na po ito yung zero, no? You could use 600 or 800. Either the two is pwede naman. Ako kasi 600 talaga. Bakit? Bakit 600? Kasi gusto ko talaga pinong-pino yung pinagkunan ng nub marks. For me kasi nagpipintura na ako, so maski meron siyang micro scratches, pag nag-primer na, natatakpan na to at hindi na nahalata. So yan, this is the main tools that I use, itong tatlo na to, to remove or to clean up the nub marks after removal from the runner. So ito na yung ginupit ko na yung dulo, no? Parang sobrang laki kasi ng runner. Ito yung part kanina, yung backpack ni Wing Gundam Zero, tatanggalin na natin siya. Ang pinaka first tip ko sa inyo before removing this is you have to cut as close as possible dun sa part ng dun sa part tulad nito, cut natin ha. And so may naiwan na konti, don't cut all the way through pag yung side cutter nyo is not that sharp at hindi ganun ka if it's not God hand, yun na lang. Kasi God hand talaga yun, subukan ko siya. Maski sinasagad ko siya, okay na okay. May time na kailangan mo lihain, pero most of the time, hindi talaga. So, cut din natin ito ulit. Ayan, kita nyo. As close as possible. So, kita nyo may cut niya. Hindi talaga pino. Because it's not a God hand. So, ayan. Ito naman sa baba. So, ito na yung part natin. So, napansin nyo, may iniwan tayong konting gates na kaya tawag, no? Ang pangtanggal natin dyan, yes, kalimutan ko. Sabihin yung isang tool natin is yung hobby knife. So, ang hobby knife natin ay
This one, this is a Tamiya modeler snipe pro because professional daw ako. No, gusto ko lang to kaysa dun sa isa kasi ito merong rubber na hawakan, hindi madulas. Ang next na step natin is to remove zoom natin na konti, no? To remove yung excess part na konti. So, paano natin i-remove yan? Make sure na flat yung surface natin. And then, yung blade natin, always sharp. Ang tip ko dyan sa inyo is, pag magbubuo kayo ng gunpla, at least use 2 to 3 blades para hindi mapurol at maganda yung pagkakakat niya at hindi magkaroon ng stress mark. Tingnan natin yung magkaka-stress mark to. Kasi parang nagamit ko niya ito for a kit. So, ayan. Always make sure na flat siya. So, pag ganito natin, no? Para malaman nyo yung lapat niya. Pero na lang, baka magkamali ako. So, ayan. Ayan yung sinasabing stress mark. So, bakit may stress mark? Kasi hindi na sharp yung blade ko. Pero tatanggalin natin yan. Ang importante is, hindi siya nagkaroon ng uka. Yung uka is yung may may uka. May malalim dito sa part na to. So, medyo may angat pa rin siya. Yan na yung lilihahin natin. Next is this one. Ang gawin naman natin this time is, konti lang yung tatanggalin natin, ha? Na part. So, paunti-unti. May tira pang konti. Then, hanggat sa sagad na natin. So, ayan. So, medyo may flat siya dito, no? Next, ito naman. Sagarin ulit natin. Ayan. So, napapansin nyo, pag ganun ko kasi kanina, medyo na ipaganun ko siya. So, para medyo nahila. So, may white. So, paano tatanggalin yan? Diyan na papasok ang ating sandpaper. Paper. So, yung sandpaper natin, again, is 600 grit. Tapos, gumagawa ako ng small pieces para madali ko siyang matupi. Ano ba kalaki ito? Siguro kasi laki din na ng ano. Ayan, kasi laki din ng halos nito, no? And then, tinutupi ko siya dito sa part na yan. Then, I make liha-liha. Ayan, focus ulit natin. Start tayo dito. And also, if mapapansin nyo sa video natin, itong side dito, na hindi kasi talaga as in flat. Minsan mayroong pa ganun yan, may pa wave. So, pati yon kasi nililiha ko rin. So, dito muna tayo mag-start. Teka, tupi natin na konti. Ah, itong part na lang pala. Para flat. Ayan. Paano nyo ba malalaman kung flat na? Well, hawakan nyo kung flat na at pantay na siya. Kaya katulad yan, pantay na sila at nawala na yung puti, pero may gasgas siya. So, mamaya natin tatanggalin yan. So, next naman is dito. Round motion lang siya, no? Pagliha ko. So, medyo nakaangat yung gilid. Ayan, medyo nawawala na siya. Ayaw kasing sobrahan, eh. Ang importante lang dyan is talaga mawala yung parang puti para flat na siya. Ayan. And then dito sa part na to is medyo angat pa siya. Doon na kayo magliha ng lahat. Ayan. Kung ano yun, napapansin nyo ba? Yung dalawang line na yan. Ibig sabihin, kailangan pa siyang pantayan kasi nakaangat to at hindi pa na naliliha yung part na yan. Dahan-dahan lang, huwag nyo siya lang talagang pipilitin na gan-ganun. Na parang mapubudpud na yung pinaka-plastic niya. Ayan! So, para sa akin, pantay na siya. Pero syempre, may micro-scratches. So, babalikan natin yan. Doon mo tayo sa kabila. Ito sa isa. Na namuti din. So, hihain din natin. Yan, nililiha ko na siya ng buo kasi maliit na naman siya. Hanggang sa mawala yung part na
Ayan, teka, gumagalo yung camera natin. Na namuti. Ito maganda maglihi pag flat. So, ganun pa rin siya. Nakangat ba ito? Ah, nakangat pa. Huwag dito sa part na side. Hindi naman tayo sa side na ito. So, medyo na ano yung stress marks niya, no? Medyo malalim. Kaya may kulay puti pa rin. So, nilahat ko na siya para pumantay. So, medyo kasi meron dito angle eh. So, paano natin gagawin yan? I-angle nyo rin. Pero dahan-dahan lang. Yung sakto lang na angulo. Yan. So, andun pa ba siya? Make use of kuko. Yan. Sa amin kasi nagpipintura, no? And it's not actually a big deal na. Kasi pag nag-primer kami, hindi rin makikita. Matatakpan na rin na lang naman. So, pero kung hindi pa kayo nagpipintura, yan, lihang katapat. So, there yan. Konti na lang siya. Kung gusto nyo talagang matanggal, lihahin nyo nang lihahin. Ayan. Ganun pa ba? May slide pa na konti. Dito sa kabila, sintagitin, natanggal talaga natin. And then, sa mga gilid, kung mapapansin nyo yung gilid niya, ay tawag dyan, flash. Flash mold ba tawag dito? Sa mayroong parang nakaangat pa, lihahin nyo rin para matanggal. Kasi pag nag-paint kayo, mahalata yan. So, napapansin nyo, ay, nagagasgas yung ibang part. Sabi ko nga sa inyo, since nagpipaint ako, okay lang sa akin. Pero kung hindi pa kayo nagpipaint, huwag nyo na lang lihahin. Para hindi siya magasgas talaga. Again, meron tayong paraan para maayos yan later. So, hindi lang kasi nub marks yung kinukuha ko talaga. Lahat ng mga hindi pantay, nililiha ko. Ayan, medyo nakangat pala dyan. Mali yan. Kung napansin mo, talagang dito na una. Next, ito naman. Ano to, prevailing to sa mga lumang kits. Hindi talaga ganun ka-smooth yung pagkakamold sa kanila. Kaya kailangan mo magliha ng madami. Yan. So, hindi ko nilahat. Kasi purpose natin is yung dulo lang. Na matanggal, no? Yung nakaangat. And then, this one, sa gilid. Okay na yan. Ito sa kabila. Ito rin yung reason kaya ang tagal ko mag-build. Nakaka-addict kaya mag-iha. Yan. Alright. So, after that, ano ba gagawin natin para malinis yun? Is yung sunshine na. So, yan. Nail buffer or sunshine or sun smile. May sun smile kasi na brand. Sabi nila bootleg daw yung sunshine, pero nakagamit naman ako nun, okay naman siya. Mas madali lang siya mapudpod kaysa sa sunshine talaga. So ito yung gagamitin natin pang linis. Pwedeng isang ganun-ganun lang, isang side, pwede yung lahatin. Yan, para maging smooth. So nakita niya na, smooth na siya, nawala na yung micro scratches na. Tapos, itong sa kabila is 3,000 grit. Ito. Ito sa kabila, 600. Doon ako nagtataka actually eh. Pag sa sandpaper, sobrang gaspang niya. Pero pagdating dito sa sa sunshine, 600 naman yung grit niya. Pero napaka-smooth. Para siyang 900 or 800, no? Sa in comparison dito sa 600 sa sandpaper. Kaya ito talaga yung pang-finishing namin. Or natin. So, yan. Kaya natin gamitin dito sa part na to. Para mawala. Alright, bila. So, ubusin nila ang lahat ng pinaglihahan nyo. Para maging smooth uli siya. Meron pa talaga yung... Ngayon kung nakikita nyo yung puti, yan ang stress mark. So, meron pa rin siya. So, lahat. Ubusin nila, lihahin nyo lahat. So, it won't always be perfect kasi talaga. Unless meron kayong super gandang side cutter. Or baka yung hobby knife ko rin medyo magaspang na. Pero ayun, nasa sa inyo yun kung magaling kayo mag-cut eh. Ako, I'm not perfect. Kaya ayan. Ano to? May nag-twirl-twirl dyan.
Yan. Ito, kabila medyo maputi pa. Then, this one. For me kasi, mahilig ako sa mga matte finish. Kaya, minsan, pag tinatamad ako mag-paint, sinasunshine ko na lang lahat ng part para matte yung dating niya at hindi glossy. Yan. So, matte finish na siya. Ngayon, kung gusto niyong kumintab siya, gamitin itong isang kabilang side. O nga pala, sunshine is can be bought sa Shopee or sa Lazada. I think this nung huling bilip ko kasi nasa 300 siya, 360 yata yon for 12 or 10 pieces yata. Kasi napakasulit naman mamaputa sa akin ng ano, yung isang pack for a whole year. Pwede na sa akin yun, kasya na. Then, kung gusto kumintab ulit, gamitin yung kabilang side, which is 3,000 grit. So, narinig nyo ba yun? Yan. Ulit-ulit na lang hanggang sa kumintab siya, kaya katulad yan. Yan. So, makita nyo pa rin yung mark, ha? Syempre, talaga hindi mawawala yung gawa ng dyan yung pinagdugtungan. Unless magpipaint kayo. So, dito naman sa kabila. Yan. Shiny na ba? Shiny na. Hindi ko siya talaga ginagamit yung shiny part na ito. I just used it now para mapakita sa inyo. Again, this is a nail buffer pang kubuto na na-discover na pwede pala sa ganda mo sa Gunpla. So, ayan. But meron pa rin. Ano yung pa natin ako hindi dito? Para pantay talaga. Then, tsaka natin yung 3,000 buff. Buff natin ang 3,000. Sila. Nakaano yung ba kayo sa tunog? Hindi naman may. Ayan. So, ayan na po ang ating quick tip, no? Sa pag, ayun, pag meron maraming pang swirl marks dyan, gamitin nyo pa dito dito. Hanggat sa pumantay siya. Ulit-ulitin nyo lang at mawala. Minsan iba binabasa eh. Kasi yung dust actually yan eh. So ayan. So, lihahin nyo lang lihahin. Yung may mga pera, actually bumibili yung automatic eh. Na Mr. Hobby. So ayan. Ay, meron pa siyang ano. Ano tawag dito? Swirl marks. Pag hanggat meron yan, gamit lang kayo nitong part na to hanggat sa matanggal siya. Hanggat sa pumantay. Ganun na yan. Saan pa ba? Itong part na to. Tingnan natin kung mahalata pa ba yung yun ito madali kasi maliit. Ayan. Although flat na siya, kita pa rin yung ano tawag yan? Stress mark. So, pwede nyo pa siyang lihain ulit kung gusto nyo. Kung talagang matanggal siya ng sa matanggal. Kaya advisable din kasi talaga yung ano magandang side cutter or hobby knife kasi yun nga wait side cutter kasi nga hindi lahat kayang ma-afford kasi God hand goes for what 2,800 to 3,000 plus and yung Tamiya I think also is 1,000 plus din yung pinaka-price niya na maganda mayroong Tamiya na mura like this one ito yung mga pang beginner ng Tamiya plastic nipper. Ay hindi, Tamiya ba to? Mainshima pala to. This is actually a Mainshima na pinagamit ko sa anak ko. No. Medyo ano siya, mapapasipa nag-cut. Nagmuhab ako kasi mura lang talaga siya. Ayun yung mga Mainshima at Tamiya na medyo mahal, yun talaga yung medyo lapat na lapat. But if you want the best at may pera kayo, I would suggest God hand kasi yun nga ingat kayo kasi madaling mabali kung magagadhat kayo yung pangkuha nyo sa runner is ibang side cutter na lang na mas mura and then yung pang finishing nyo is yung God hand. So ayan sabi ko it won't always be perfect. Depende yan sa
sa inyo kung gaano kaganda yung tools nyo, maganda ba yung blade na ginamit nyo. Tulihain ko nga ulito. Tingnan natin kung matanggal ko. Always invest in tools, no? Not on kits. Kasi ang kits naman nire-reproduce yan. If you're a collector, kahit hindi naman talaga kayo nag... if yun ano yun, naka-display lang yung maboxing yung binubuksan, yun. Pwede kayo bumili, kung yun yung trip nyo. But if you would like to yung talagang magiging seryoso kayo sa hobby, and invest in tools yan. Sa akalihan natin, nawala na yung puti niya, no? Ayan, so lihain pa natin. Yun nga, pero siyempre ingat. Baka maubos na. Pero siyempre, yung ginamit ko kasi yung blade, medyo mapurol. So, nagkaroon siya ng konting sesh marks. So, yan. Nawala na yung puti. Ang natira na lang is yung gas-gas lahat. So, gagamit tayo ng sunshine ulit para matanggal. Ayan, paikut-ikutin nyo lang isang way lang or paikot. Depende sa inyo yan. Hanggat makuha nyo yung gusto nyong smoothness ng surface. Alright, so, try natin itong makintab. Ikot-ikutin natin. So, ayun. So, kita nyo naman na lumalabas talaga siya, no? So, ayun yung stress mark kanina. Napadarken na natin. And then, yung pinagdugtungan, mahalata pa rin siya kasi sobrang kintab. Kaya, hindi talaga ako nagugulos, nahirapan ako. Hindi siya nakikita yung mga palpak natin sa sakit. Kaya, madalas mat yung ginagawa ko at nag-weathering ako. Anyway, practice makes perfect. Tanda niyan. So, masigano pa kahirap yan kung gusto nyo talagang all gloss kayo. Pag-practice na yun, mag-practice. Na doon lang naman yan eh. Tsaka syempre sa paint, ito yung kanina, no? Na hindi natin matanggal yung puti. So, ayan. Tanggal na yung puti niya. Parang micro. Dito yata. O, doon nga. Natanggal na natin. So, kanina kasi mayroong puti-puti dito. Nahirapan tayong tanggalin. We have to sand lang talaga ng sand para matanggal. So, ito medyo maganda yung pagkakagawa natin dito. Talagang na-eliminate natin. Pero yung dark spot na yan, talagang may iwan yan kasi yung pinagtugtungan at hindi yan exposed. Ito naman, hindi ko alam bakit nakaangat yan. That's it guys, no? For a quick tip, hindi yata quick to, parang 15 minutes na yata. On how to remove apart from the runner, for sure merong iba dyan na mas meron ding mga tip na on how they remove apart from the runner. Yun nga lang, always kasi watch tutorials, no? Pag wala kayong ginagawa, if kasi talaga maging perfect yung build nyo, always watch tutorials sa YouTube. Napakadami, or at least pwede rin kayo mag-PM sa mga kilala nyong modelers on how they remove the parts from the runner. So, yun lang. Friends and relatives. Yun lang mga ka-basic, mga ka-Wasabicats sa ating mini tips or quick tips on how to remove a part from the runner. Kaya naman, do click like and subscribe if hindi pa rin nakapag-subscribe sa ating channel. And see you soon sa ating next Gunpla Tips. Keep safe guys, and always, mask on!